congratulations. Thanks meeting by Mrs. Carita Bustia and family. Mr. and Mrs. Christian Carl Gripamo and family. Mr. Martini Gripamo and family. Barangay Captain Gloria Gripamos on her birthday. Mr. Julio Salvador and family. Mrs. Rosalinda Salinas and family. Grace Tarikatan and family. Mr. and Mrs. Salvador Flores and family. Mr. and Mrs. Arsenio Baga and family. And Miss Mary Grace Braganza and family. Special petition by Miss Lina Damasco and family. For the source of the following, Maria Victoria Aken, 40 days. Rochi Boy Vivat, Olivaria Bunalos, Prince Ernestad, Raulito Esquera, Susan Flores, Leon Bandola, Inocencia Bandola, Costo Navida Senior, Rosemary Ramos, Rolando Navida, Gregelio Bandola, Amelia Bandola, Regina May, Navida, Chamil Gamila Navida, Gonzalo Galia Jr., Salvi Galia, Adoracion Galia, John Clarence Galia, Franco Ansaldi, and Manolito Floyd. For the soul also of Gloria Lindsay. Tayo ay nagdiriwang ng ikadalawang patol ng linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay napatiyon sa paanyaya ng Diyos. Ang paanyayahan ng Panginoon ay isang dakilang karangalan. Kung ang paanyaya ng isang taong dakila, kilala, mayaman at mahitin ay hindi dapat pinatalikuran, paano pa kaya ang pag-aanyaya ng Diyos? Ang hindi pagpapaulat dito ay hindi lamang paglapastangan sa kadakilaan ng mahitka ng sanglita. Ito rin ay pagtatako ng pinakadakilang biyayang matatanggap ng tao. Ito ay ang biyayang kaligtasan at ang biyayang walang hanggang palapit ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, mayroon kayang panyayang ibinibigay ang Diyos sa atin? Ito kaya ang panyaya sa kabayanihan na ipinamamalas ng ating mga frontliners? Ito kaya ay ang panyaya sa karunungan na ibinibigay ng Diyos sa mga namumuno sa atin? Walang. Ito kaya ang panyaya sa pagmamahal para sa mga nakariliwasa makitutulong sa mga wala sa panahon ito. O ito naman kaya ay ang panyaya sa kabanalan para sa lahat ng taglay sa pagtalima ng kalooban ng Diyos at pagtanggap sa hamon ng hindi inaasahan ang salot na ito? Oo naman sana natin lahat ang maliwagang panyaya. Let's all stand and joyfully join the singing of the extra.
kanyang katawa. Tingin po natin ang kapatawaran at lakas na galing sa ating Panginoon. I confess to my God and to you, my Lord Jesus Christ, that I have committed sin in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask those who have never encouraged you, or angels and saints, and you, my brothers and sisters, who pray for me to the Lord. May Almighty God have mercy on us, forgive us all our sins, and bring us all to life everlasting.
is always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yes, we see Lord and Jesus. Ang panyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Ang pagkaulat nito ay napakawi sa gutom at kalungkutan, sa kamatayan at kahihiyan. Mabasa atin nawa ang mga biyayang ito sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa paanyaya ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ni Isaias. Sa bundok ng Siyon, paanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang hindi masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan. Naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Alisin niya sa kahihiyan ang kanyang bansa. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos nating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang mundo na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lintugunan, lagi akong mananahan sa bahay ng purong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng purong mahal. Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaangkay niya ako sa talimig na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. At sa ngayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaangkay. Kahit na hanggang ito'y tumatamak sa kalungkutan, hindi ako matatakot pagkat ika'y paglapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalan. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw'y may handang tulad. Ito'y iyong ginagawang pagkita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo mo ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi ako mananahan sa bahay ng buong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sakit at taglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi ako mananahan sa bahay ng buong mahal. Malaki ang ng mga taga-Pilipos kay San Pablo. Sila ay kanyang pinamangako ang kagantimbalaan ng Diyos ng kayamanang hindi mauubos at ang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maging kahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom. Ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At bukat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama
magpakailanman. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let's stand as we honor the Holy Gospel. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakhanda na ang aking piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa lahat, sa mga nagsangang mga tao, matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita dito." Dumabas-pasok ang kamunahing lansanga ng mga alipin, at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, at pat napuno ng mga panauhin, ang bulwaga ng ang kasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang tao hindi nakadamit ang kasalan. Kaibigan, bakit mo pumasok dito ng hindi nakadamit ang kasalan, tanong niya. Hindi nakaibig ang tao, kaya sinabi ng hari sa mga tulog, lupusin ninyo ang kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Tuhoy mananagis siya at magnangalit ang kanyang ipin. Sapagat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nakihiram. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May the words of the Holy Gospel wipe away all of our sins. Amen. My dear friends, gandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat na nag-iisa sa ating misa ngayon, sa ating parokya, sa ating simbahan, at sa lahat na nag-iisa sa Facebook Live ng ating parokya, sa Dulinyo Parish, Pagliging Pagkasinan. Good morning po sa ating lahat. My dear friends, isa sa mga katanungan natin ay, ano ba ang maganda na idulot sa atin ng pandemya, COVID-19? Hindi ko na tatanungin kung ano yung masama. Ang tatanungin ko na lang, ano ba yung mabuting na idulog nito sa atin? And one of the best answer is, it is an invitation. Ito yung imbitasyon. Unang-una,
na magkaroon tayo ng sapat na panahon para sa ating pamilya. Amen? This is the good thing that the quarantine, hanggang ngayon sa community quarantine tayo, na mas may panahon tayo sa ating pamilya na mag-usap-usap, magkwentuhan, maglingkuran ng bawat isa. Diba? Do you have time to talk with your family? Alam mo na ba ang kulay ng mata ng iyong anak, ng iyong asawa? Kapatid, kulay ng mata ng pusa at aso, alam mo na rin. Yan sinang mga kasama mo. Nagtitigan kayo araw-araw. So I hope you have more time to talk, to bond together, you have more time to eat together, kung ginagawa niyo together, to clean together, to exercise together. You have more time for entertainment together, di ba? And you have more time, hopefully, ito yung pangalawa, you have more time now to pray. It is an invitation for us to pray more. Katulad sa ating ebanghelyo ngayon, nag-iimbita ang hari sa kasama. Pero iba-iba ang sagot ng mga tao. May nagsabi na, hindi ako pumunta. Ayan, walang pumunta kayo, nagpadala ulit ang hari. Pero yung pinadala ng hari ay pinagpapatay pa. Tapos nagpadala siya ulit. Imbitahan niyo ang lahat. Lahat ng makita niyo sa lansangan. Byways and highways, invite them all, good and bad, healthy or unhealthy, even persons with disabilities, invite them all. Ganyan na puno ang kanyang handaan. Pero mayroong isang na hindi nakagamit ng pangkasabi. At ito ay sinabi niyang gausin at ilabas sa nagkakalim na kadiliman. Sa itong hindi pangkuga ng ating ebanghelyo, Christ is inviting us for renewal, for conversion. Itong pandemya ay naghihikayat sa ating i-reflect ano bang nangyayari sa ating buhay spiritual. Nakalimutan ba na natin ang Diyos? Nakalimutan na ba natin ipag-usap sa Diyos? Masyado na tayong busy sa ating buhay. Nakalimutan na ba natin magsimba? Masyado tayong maraming pinakakaabalahan? Masyado tayong maraming ginagawa? Nakalimutan na natin ang nagbigay ng buhay at ang nagbigay ng lahat ng meron tayo. Araw-araw ay invitasyon na lumapit tayo kay Kristo. It is an invitation for us to pray more. Magbabad sa dasal, prolong prayers so that we will be forgiven of our sins, so that we will be healed by the Lord, we will grow in our Christian Catholic faith. Katulad ngayon, panahon po ng October. October is the Rosary Month, kaya nandito sa harap natin ang Lady of the Rosary. Noong October 7, pinagdiwang natin Our Lady of the Rosary. Our Lady of the Rosary of Manawag. Our Lady of Manawag is Our Lady of the Rosary, the Queen of the Most Holy Rosary. Do you pray your rosary every day? Dadasal pa kayo ng rosary. Do you memorize the prayers? Kung hindi mo memorize, kuha pa ng prayer book. Diba kung minsan, nasabihin ko sa'yo, ay, ikaw na ang mag-lead ng rosary. Ay, hindi ko memorize. Huwag mo nang sasabihin. O, ito yung prayer ko. Pasahin. Ay, malabo ang mata ko. Nagdaming dahilan. O, ayan ang salamin. Ay, hindi ko pa rin mabasa. O, ito pa isa pang salamin. Kung ayaw, maraming dahilan. Maraming dahilan. Pero kung gusto mo, gagawin mo ng maraming paraan. Gagawin mo ng maraming solusyon kung gusto mo. Gagawa pa ng paraan at solusyon upang magawa mo. Also, my dear friends, today we're being asked to reflect on the mysteries of the life of Jesus and Mary in the Holy Rosary. To reflect on the
prayers of the Holy Rosary. Alam mo ba yung Apostles' Creed? Alam mo ba yung Our Father, Hail Mary, Glory Be, O my Jesus, Hail Holy Queen? Kung iisa-isa din po ang mga salita na pamamayaman sa kahulugan ng mga dasal sa ating Santo Rosario. It's very biblical. Sabi nga ni St. John Paul II, the Rosary is a contemplative prayer. We must reflect on the mysteries and prayers of the Rosary and then live it out. Isa buhay natin ito. Amen? Mamaya kung panahon ng pandemya, there is no more reason for you not to pray the Rosary. Alam niyo ba hapon, punta ako ng barlo. Sinundo kami ng tricycle. Ang tartakay na talaga ng tricycle, nagpag-bus. Ang bilis ng tricycle. So, parang in 30 minutes, nasa barlo na ako, parang lumipad yung tricycle. So, sa bilis ng tricycle, naka-apat na rosaryo ang tao. So, see, sa bilis ng tricycle, nagdasal ako ng rosary kasi maski yung iba, may hugs, may konting mamumako ay diretso pa rin yung tricycle. Ang kagandahan ng mabilis kang nakarating. Pero ang hindi maganda, nayugyug ka talaga. Diba? Nayugyug ka talaga para para nahilo. Si Kuya na walang tapos, sumakit yung likod mo. Oh, so we see here. So when you pray the rosary, God will take care of you. God will take care of you. Oh. At pagdating ko doon sa barlo, ang saya-saya naman ng mga tao. Kahapon na, alam niyo, yung umaga, pag nag-isip ako ng alas 4, pinipray ko na yung apat na mysteries. Kaya kahapon, nakawalong mysteries ako. Punta ako ng barangay. Whenever I go to the barangay, when I ride already, the tricycle or whatever vehicle, we start to pray the rosary. And pray for the church, pray for all of you. You're always in my prayers. Pray for the end of pandemic, COVID-19. Yan sa barlo ay niya pinupuntahan matwil-twil. Matwil-twil. Tignan mo ko yung matatanda. Bakit matwil-twil? Matwirl-twirl? Sabi mo. E di ba, kahapon din nagkaroon ng clean-up drive. Ano nga iba pa sa inyo ay sa mga doon? Naglinis kayo, nagtaling kayo ng puno. Tapos tignan mo matatanda. Bakit nanay? Abay nga, matwil-twil tinaga na tayo yung alugan. Gamin ang gamin mother, wala na kung nadapad niya. Yan. May cemetery dyan. Tapos noon niya, dyan nagtitraining ang mga Amerikano, ang mga Hapon, nagtitraining sila. Eh sabi sa kanila, mountain trail. Eh hindi ma-pronounce nung mga matatanda kayo, mountain yan, na dahil naman drill trail lang na, ano man, tinaban na. Kaya ngayon, ang pangalan yung mag-drill trail. Hindi nila ma-pronounce doon yung mountain trails. Dapat trail, trail. Twill, twill, punata mo na doon. O yun na nga, sige na nga. Okay? So yun ang tawag ngayon. Kaya kita natin ang kagandahan ng ating kalikasan sa ating bayan sa Mabini. So kung mayroong doon sa mga tara, mayroon silang daang kalikasan, mayroon naman tayong daang matwil-twil. O daan ng kakalayaan, kung ano man itatawag natin later on. So we see here, the Lord is inviting us to change. The Lord is inviting us for conversion. Sana isa pang gagawin natin. It is an opportunity for us to go to the feast. Pero pumunta ka sa handaan, dapat nakahanda ka, dapat nakadamit pang kasal ka. Ibig sabihin, dapat malinis ang puso, isip at kaluluwa mo. Nagtatanggap ng banal na komunyon. Kaya kung tanungin natin ang sarili natin, ako ba'y naglinis ng sarili ko, ba'y nagsisip ang aking pagkakasal? Upang ako'y karapat-dapat na kumain ng salita ng Diyos at kumain ng katawan ng dugo ni Jesus. Di ba paghandaan may pagkain? Yung mga nakaraang araw, parang ang dami mong pinuntahan celebration. Ayan. Minsan, hindi na ako kakain ng dinner kasi
ang busog-busugan na ang tanghalian at merienda. Kaibigan ko tayo ng dinner. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ibinigay sa atin. If we go to the barangays, yung nagaani ng mga palay, mga prutas, mga gulay, salamat sa Diyos sa biyayang ibinigay sa atin. Mayaman ang kalikasan. Sa gitna ng pandemya, pinagpala ng Diyos ang ating kalikasan. Nakapagpahinga ang kalikasan at naging mabunga ang ating kalikasan. It is also an invitation for us to thank the Lord. Did you ever thank the Lord or we keep on complaining? Ay, pagod na ako, naka-quarantine, Father. Pagkatanong ako sa mga tao sa barangay, pagod na ba kayong naka-quarantine? Oo, Father. O siya nagsagot, nakakapagod nga rin naman yung naka-quarantine ka lang, ano? Pero, huwag natin sayangin yung oras natin. Pag naka-quarantine tayo, pwede nyo gawin sa bahay. Paglinisan nyo lahat. Isisin nyo lahat ng kaldero. Lahat ng alikabok, hanapin mo. Lahat ng damit mo, tubihin mo ulit. I-rearrange mo yung mga furnitures mo. Magtanim pa. Di ba? Ang dami yung tinatanim ngayon. Kahapon na nag-capture ako ng tanaman. Doon sa bago. May umiuwi akong halaman. Kung may pupuntahan akong barangay, kumukuha ako ng halaman. Para hindi na ako bibili. Ayan. Tapos, di ba maganda mo? Lahat ng cactus meron ka na siguro. Palakihan ng dahon. Di ba mga halaman, palakihan ng dahon? Pati yung gagawing lain, ginawa ng ornamental plants. So, di ba hanapin mo ano yung collection na gagawin mo? Keep yourself busy. Magpakasing ka pa. Bakit? Kasi alam din yung pag-idol ka, kapag nakaupo ka lang, ikaw ang biktima ng Satanas. Idleness is the home of the devil. Nung gabay gagawin mo lang, nakatanga ka naman, nakaibong ka naman, standby ka, again, sikay, next year, victim na Satanas. Naku, walang lang ang sugagawin tayo. You keep yourself busy. Find your happy. Ano ba yung happy mo? Ano ba yung gusto mo gawin? Every day, have your schedule. Bawa, kailan ako magtatrabaho, kailan ako magdadasal, kailan ako pakain, kailan ako magbibilig, kailan ako mag-aalaga ng mga hayo. So ito may schedule mo to keep yourself busy every day. The pandemic is also an invitation for us to keep always industrious and systematic and always have the process of living your life every day. So, ito rin ay hindi panahon na magko-complain. Oh, sometimes you keep on complaining. Ay, kasalanan ng gobyerno, ay kasalanan ng simbahan, ay kasalanan na, ay kasalanan ng Department of Health. Tayo ba ay you just keep on pointing or tatanungin mo yung sarili mo, kasalanan ko. Ito yung gawag ko nila, tulungan ko yung sarili. Amen? I hope you will help the government, you will help the church, you will help the Department of Health, you will help the Interagency Task Force to fight the pandemic COVID-19. So it is an invitation for us also to be united, to be one heart and one soul, na magtutulungan tayong lahat, lahat ng sektor ng pamayanan, at hindi tayo magtuturoan kung hindi magtutulungan tayo. And lastly, it's time to be generous and kind. First generosity is to pray for one another. I hope you will pray for one another that we will be protected and we will not be contaminated and infected by any kind of disease this rainy season. Amen? It's time to pray for one another. It's time to understand each other. It's time to lend your hand. It's time to share our blessings for one another. The invitation for us, kung kumain ka ng salita ng Diyos, kung kumain ka ng katawan at dugo ni Kristo, malaki ang responsibilidad mo na pakainin mo rin ang iyong kapwa, ang mga nagugutom ng salita ng Diyos. Alam niyo, pagpupunta ako ng barangay, sino sa inyo ang walang Bible? Habang silang lahat ang tataas ng Bible, tapos tatanungin ako, ibigyan mo ba kami, Father? Sabi mo sa akin. Kasi ginahanap tayo kung sino magbibigay ng Bible. Bakit nasaan pa yung Bible ninyo? Father,
nabaha. Sabi ko, nabasa ng bagyo, nasira yung Bible namin. Kaya ngayon, wala naman yung Bible. So you see, nagugutom sa salita ng Diyos. It's time to share. It's time to give the others with the Word of God. It's time to give Holy Rosaries. Especially October, we will celebrate our family rosary crusade on the 15th in Surod, Baruto. Sana pumunta po tayo na lahat. Sa Webes na po yan. And people are waiting for us to give them rosaries, prayer book, Bibles, books that they could help in their education, modules. So it's time to share our time, talent, and skills, and treasures to our poor brothers and sisters, to our frontliners, to inspire them more, to be generous and kind. So ito, share our faith and then share our material things. Share our material things. You know, when I go to the barangays, halimbawa kahapon, doon sa Tagalog, they will give what they have. Manghuhuli yan ng manok. Pipitas yan ng papaya. Kukuha ng talbos ng malunggay. Kukuha ng talbos ng kamote. Pati talbos ng kamote kahoy. Ang inyong unang naging maging talbos ng kamote kahoy. Ito ka ng kainin. Gagataan. Ito ang gusto sa barco. Kaya sabi ko, sa 15 ha, maghihintay ng talbos ng kamote kahoy. Sabi ko ganyan. So we see here, we discover that there are a lot of gifts that are given to us by God. And this is the time to share the knowledge, the skills that we have, so that we will have unity among us. Kaya itong ipangyayari natin ngayon, iniimbitahan tayo na itong pandemic ay positibong karanasan. Huwag natin tingnan ito na tayo nalulungkot na didepress. Bagkos tingnan natin ito na imbitasyon ito at oportunidad na lalo pa tayo kapalapit sa Diyos at lalo pa tayo magtulungan at magkaisa sa bawat isa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Mr. And the dear one God, the Father of God, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in our Lord Jesus Christ, the begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from God, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. First man and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit, was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, was crucified on the Pontius Pilate. He suffered then and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess and baptize for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Tingin natin sa Diyos na maging handa tayong karapat-dapat dumalo sa tatinang kasalan sa wakas ng panahon, sa pag-iwang ng kaligtasang bigay ng Panginoon para sa bawat kahilingan ng ating itudugo dahil abang nag-aalala sa amin, ibig mo ang aming pananalangin. Ama, nag-aalala sa mga inyaya sa amin, ibig mo ang aming pananalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang kunla kanila ang paanyaya ng Diyos sa dakilang kasalan ng kaligtasan at maisama ang kanilang kawan sa pagdiriwang nito sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aanyaya sa amin, ligwin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang mapaunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dalisay at uspusong paglilingkod
na magdadala sa kanila ng buhay at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aalaya sa amin, tingin mo ang ating pangalan. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pag-abutan at nagsisikap na suguin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaan, nagpapanatili ng kayusan sa ating bayan upang tingin nila ang panyaya ng Panginoon sa kabayanihan at ng matawi nila ang pinapangakong ligaya walang katapusan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aanyaya sa amin, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa pagitan na ekumenismo ay ating puunlakan ang panyaya ng Diyos na kalimutan ang sarili at tahakin ang daan tungo sa panilumbalik ng pagkakaisa sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aanyaya sa amin, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng mga bagay na panandalian at lumilipas, para taligdan ang paanyaya ng Diyos sa pagdiriwang ng kaligtasan at sa pagtatamo ng ligayan hindi bubukas kailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aanyaya sa amin, tingin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating sarili, mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nag-aanyaya sa amin, tingin mo ang aming panalangin. Ang madaming maluwag na nag-aanyaya sa kasalan ng iyong anak, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang makapaghanda kami ng lubos at magsikap na maging tunay na karapat dapat para tumalo sa pagdiriwang ng aming kaligtasan sa bulwagan ng ligayang walang hanggan sa iyong kaharian. Sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Let's all be seated for the offer of prayer. Joy in the pain, I'm making them yours.
and become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, your prayers for your faithful with the sacrificial offerings, for goodness acts of devotedness, may be passed over to the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us all give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty, our salvation, always and everywhere to give thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for we love belongs to your boundless glory, and you came to the aid of mortal beings in your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation. Through Christ our Lord, through him the host of angels adores your majesty, and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim.
we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you found us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray and partake of the body and blood of Christ, giving the gathered into one in the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Gather with Francis, our Pope, and all our bishops, and all the clergy, the religious, the seminarians, and all the laity. Remember also our brothers and sisters who fallen asleep in the hope of the resurrection, and all the time in your mercy. Welcome them to the light of your days. Have mercy on us, O present here, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the blessed Saint Joseph, our most chaste spouse, with the blessed Apostles, Saint Peter and Saint Paul, Saint Andrew, Saint Bernadette, Saint John, Saint Rock, Saint Raphael, and all the saints of peace throughout the ages, we may merit to be all heirs to eternal life. Praise and glorify you through your Son and Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, the mighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Go
Oh,
Kristo sinabi mo, anong sagana ng aamingin, ngunit itong lamang ang magagapas. Pinigin niyo sa may-ari ng bukid na magpadala siya ng marami pang magagapas. Tumatawag ka sa iyo, Panginoon. Gisingin mo sa puso ng aming mga kabataan. Ang masiging pagnanasa ay handog sa iyo at sa pagpapatao ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagpapari, pagmamadre o pagiging religyoso, Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo. Amen. Prayer for the year of ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples. Almighty, ever-living God, the most merciful and compassionate, we thank you for creation and the life you have given us. Together with people of diverse religions, spiritual expressions, and indigenous traditions, we invoke you by different names. Humbly pray that you give us the opportunity to encounter each other in true dialogue, through its mutual respect and reciprocal acceptance of each other, and to break down the walls of division that stand at the center of most misunderstandings and conflicts. Make us instruments of your life, love, and peace. Guide us to walk always in your path, and be a source of hope to everyone, so that we may discover your divine presence in each other. Show us the way to harmony and unity, to reach the fullness of human fraternity. Give us the wisdom to discern the truth, and to really choose what is right and just, to make this world a better place to live in. Together, we ask you for the wisdom and the courage to fulfill your will, that all may be one. Amen. Oratio in Talata. God our Father, we come to you humbly to ask your protection against the COVID-19, those disturbed and even great times. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that can minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all of this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We pray for your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. A lady of the state, St. Brady of the Archangel, St. Frank, St. Lorenzo Luis, St. Pedro Calypso. Magkakaroon po ng civil collection para sa Shepherd's Home and Sea Hills. May third mass po mamayang hapon at 4 o'clock in the afternoon. Magkakaroon po ngayon at 9:30 a.m. mayroon po formation ng mga lay leaders, formation po ng lector, commentator, and AMs. Emergency meeting po ng PPC and KPC. On October 15, 2020, magkakaroon po ng Family Holy Rosary Crusade doon po sa Sugod. Mayroon po motorcade patungo po sa Bardo at 9 a.m. Holy Rosary, 9:30 a.m. and the Holy Mass is 10 a.m. At ito po ay gaganapin sa sitio Sugod sa Bangun. October 22 to 30, magkakaroon po ng novena,
October, para po sa October Holy Rosary Devotion at 6 a.m. October 28, 2020, sa Wednesday po ito, magkakaroon po ng Holy Mass sa Cemetery, 8:30 a.m. October 31, 2020, na po yung culmination of activities at 3 p.m. October 12 to 17, 2020, magkakaroon po ng Holy Mass, Monday to Saturday. Ang Holy Rosary is 5:30 a.m. at saka ang Holy Mass by 6 a.m. Let's all stand the final blessing. When the Lord appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Let us pray. We entreat Your Majesty, most humble Lord, that Thou should lead us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of Your Son, so You make us sharers of His divine nature, who lives in grace forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Magpapanalo kami, Lord.